Isa ang Batangas sa mga lalawigang may mahabang coastline, kaya hindi nakapagtatakang mayaman din ito sa biyaya ng karagatan. Bukod sa iba't ibang uri ng isda at shells, marami rin daw makukuhang pugita sa Little Boracay. Tuwing madaling araw nang huhuli ng pugita ang mga taga rito. Ganitong oras daw kasi naghahanap ng makakain ang mga pugita. Karaniwang nakasiksik ang mga ito sa mga batuhan at nag-aabang ng makakain. Usually, yung mga pugita, hinuhuli nila kapag gabi o kaya madaling araw. Kasi kapag gabi, doon lumalabas yung mga pugita mula sa kanilang kinatataguan. Pero pag ganitong araw, pwede daw tayong makahuli ng pugita sa mga batuhan. Tara, manghuli tayo. May mga pagkakataon namang inaabutan ng low tide ang ilang pugita, kaya naiiwan ang mga ito sa batuhan malapit sa baybayin. Bihira lang daw ito mangyari, pero sana swertihin tayo at meron tayong makuha. Sa batuhan po siya madalas, ma'am eh. Mga ganito? Ay, Diyos ko! Pwede dito? Okay, nakasiksik. So nakasiksik siya dito. Naghanap na tayo, baka may mga pugitang dito nagtatago. Ano talagang nakasiksik lang siya, ganyan? Ay, Diyos ko. Medyo matalas yung mga bato dito, ah. Pero hindi ba siya nagka-camouflage, ganyan? Nagka-camouflage nga po siya, ma'am. Ay, ito! Ito, ito! Ay, buhay pa kasi. Ma'am, ito po. Ito. Po dito. Ito po, ma'am, sinusundot po. Hindi, ito, oh! Ay, meron din po dito. Ito, oh! Pwede ba ito po, no? Opo. Ay, Diyos ko, tatawag lang. Ayun, baka matusok, mawamatay. Maya-maya pa, may nakuha na rin kaming mga pugita. Swerte! Yeah! Ay! Naglabas. Nasaan yung isa? Meron pa isa? Nasa ilalim ng batong to. Tanggalin natin. Saan? Ay, ay! Ay, baby! Ay, maliit! Ayan! Gaganyan-ganyanin mo, pare. Hindi siya magiging. Ayo. Alright. Saan natin ito ilalagay? Magluluto tayo ngayon ng adobong pugita. Adobo sa gata pugita. Ah, adobo sa gata. Una munang pakukuluan ang pugita para lumambot ito. Actually, yung pugita at saka yung pusit, pareho rin parehas yan din na ano, medyo matagal bago talaga tuluyang lumambot. Kasi kapag hindi mo siya naluto na maayos, parang goma yan eh, no? Apo. Mahirap mo yan eh. Gano'ng katagal po natin ito? Nasa mga 30 minutes po, ma'am. Ayan, kulong-kulong na. Parang may nag-iba na siya ng kulay. Apo, ano? Ma'am. Ano yan? Tinta na niya ba yan? Hindi pa po, ma'am. Hindi pa po yan. Kung saan na lang. Kumatas lang siya kumatas talaga. Lang po talaga siya. Yung kulay niya. Dahil ang tinta po niya talagang maitim na maitim siya. So ano na po susunod natin gagawin? I-slice po natin ang ano. Hihiwain ng maliliit ang pugita para mas mapabilis ang paglambot nito. Pero ang ulo ng pugita, hindi na kailangang hiwain dahil nandito ang tinta na magsisilbing pampakulay sa adobo. So pagkatapos nating mahiwa sa mga maliliit na piraso yung pugita, magigisa na tayo ngayon. Sa kawali, igigisa ang bawang, sibuyas, siling haba at siling pula. At saka ilalagay ang mga nahiwang pugita at gata. Pakukuluin lang ito ng ilang minuto. O sige po, tingnan po natin. Ah, hiwaan nyo na siya. Para po ma'am lumabas yung ano. Tinta. Yan. Ito. Pagkatapos, titimplahan ito ng asin, seasoning at paminta. Huling ilalagay ang toyo at suka. Ayun. Ang bango. Ang bango. Naamoy ko yung gata. Okay. Adobong pugita sa gata. Tikman na natin to. Kailangan ng maraming kanin, sigurado. Okay, tikman na natin to. Mukhang ang ganda ng pagkakaluto, ha? Talagang kita mo itim na itim, eh.
Mmm! Sarap! Ang sarap. Hindi siya malansa, ha? Mmm! Panalo! Mmm! Super linamnam. Saktong-sakto yung asim at saka yung alat niya. Balansing-balansing yung lasa. Pero yung talagang nagpa-champion dito, yung gata, eh. Mmm! Sarap! Ang sarap! Panalo!